Hello guys, so today's video, it's another vlog, but we're going to cook. I'll be showing to you on how I cook my own version of burger steak. So these are the ingredients. I have these, the four beef burger patties, which is halal from Al Kabir. So there are four pieces. And also we need the bayara black pepper, any black pepper. And also the cooking cream, plus mushroom, sliced mushrooms, and onions, garlic, and butter. So first we need to fry the beef burgers, so pre-cooked. A few moments later. So ito na po yung ating pre-cooked burger patties, yung beef patty. So now igigisa na lang natin yung onion and garlic, and also lalagyan natin siya ng mushroom para maglasa sa ng mushroom. Lalagyan natin ng butter para lumasa sa mushroom. So ayan. So now igigisa na yung sibuyas. Isunod yung garlic. Ayan. And ilagay yung butter hanggang sa matunaw. So after igisa ang bawang at sibuyas, pati ang butter, ilagay na rin ang mushroom. Timplahan ng black pepper. So hayaan natin siyang maluto ang mushroom bago ilagay ang cooking cream. Kapag luto na ang mushroom, pwede na natin ilagay ang cooking cream. Haluin at pakuluan hanggang sa maging creamy na yung kanyang sauce. So kapag gumulo na ang ating sauce, lagyan siya ng toyo. So, tatansyahin nyo na lang kung, let's say, mga isa hanggang dalawang sandok ng toyo para lang magkaroon ng lasa instead na asin. Pero lalagyan pa rin natin siya ng konting asin, guys. So, balik kasi, pag ako nagluluto, nagtatansya na lang ako. So, wala siyang exact na sukat kung gaano karaming toyo ilalagay mo. So, depende na lang sa yung panlasa. So, after ilagay ang toyo, hayaan lang natin siyang kumulo. Hindi lang masyado kita ang kulay, pero dito is color, medyo brownish na siya yung ating sauce. So, hayaan lamang kumulo hanggang sa maging creamy na siya. So, after niyang kumulo ng kumulo, guys, pwede na nating ilagay yung ating patty. So, habang nakalagay ang patty, maaari nyo na siyang tikman. Kung ito ay maalat, maaari nyo lagyan ng kaunting tubig. Depende sa inyong panlasa. At kung ito naman ay matabang, maaari nyo siyang lagyan ng asin. So, ayan guys, ang ating finished product. Kung titignan nyo po, nag-uumapaw ang kanyang sauce, pati ang mushroom, mga valves. Ayan mo, diba? So, apat na beef patty ang laman niyan, guys. Hindi lang pita, pero 4 pieces na malalaking beef patties. And yung mushroom ko, guys, yung isang lata nun, 1/2 lang nun ang ginamit ko. Pero sulit na siya, diba? Okay na siya pambaon. And napakadaling gawin. Plus, ibang klase yung burger steak natin. Kasi nag-uumapaw siya. Compare sa kapag kumain tayo sa labas, like yung mga kilala natin mga franchise, mga food franchise dyan, well, magugulat ka na lang sa dadating sa'yo is isang burger steak na kulang sa sauce. Tapos hindi lang yun, guys, pagdating sa mushroom, yung isang perasong mushroom, mahati-hatiin nila yun hanggang sa maging marami siya, pero napakaliit. Pero ito, guys, diba, kung kayo yung gagawa ng burger steak, diba? Sulit na siya. Plus, pwede nyo siyang pambaon, pwede nyo siya pang dinner, pang lunch,
or from breakfast, sulit na sulit. And mura lang yung ginastos mo. Pwede nyo rin siyang lutuan ng beef mismo. Mas malasa siya kung beef mismo ang gagamitin nyo. Yung mga strips, ayan, okay din siya. Ayan, yung ating burger steak na version ko. So, sana may natutunan kayo dito sa aking channel paminsan-minsan, di ba? At hindi lang puro makeup.